So, so isa na naman napaka init na gabi sa inyo mga sir. So welcome back to my channel. So may i-unbox na naman tayo, may isa na naman tayong kakabit sa ating Yamaha MT-09. So ito, kung makikita nyo sa description, ito yung mount ng cellphone, yung quad lock. So ito yung kakabit natin. So nabili ko siya mga 5,600 yata mahigit, kasama na yung shipping fee. Bali ang composition niya, mount ng quad lock na mount na para dun sa handlebar mount. Tapos sinamahan ko na rin mga sir ng casing ng iPhone 11 Pro Max na ano, na naka-design na quad lock. So plug and play na siya dun sa mounting niya na ikakabit natin. Meron naman siyang universal mga sir, pero ano siya, may adhesive, dinidikit lang dun sa likuran ng casing ng cellphone. So napaka-risky nun. Although madikit naman ng adhesive, 3M tape naman yung ano niya, kasama niyang pandikit dun. Pero ayoko nang sa alang-alang yung ano na yun. So dun na lang ako sa mismong nakadesign na sa mount, na iano mo lang siya, ididikit mo lang siya tapos i-twist mo lang, maglalak na siya. Then nakita ko naman siya, yung mga reviews niya sa internet, napakaganda kaysa sa Motovolt na cellphone holder. So disclaimer lang, hindi ako naninira ng ibang brand. So nag-research ako, lalo na sa mga high speed, kung ano ba yung mga manggagandang mount ng ano, ng smartphone, sa lalo na sa mga big bike pagdating sa high speed. So ito yung napili ko, ito yung pinakamaganda. So nag-order ako. So lagay ko lang sa description itong vlog ko na to mga sir. So yung 5,600 na yun kasama ng shipping, bali tatlong option yung pinili ko. Nakalimutan ko isang shipper kung anong tao, anong company yung shipping company yun. Basta ang pinili ko DHL mga sir, Express. So nag-additional ako ng $23 mahigit, hindi ako nagkakamali, o $18, mga ganon siguro. Andun naman yung presyo. Meron namang free shipping pero matatagalan yun. Matagal yun, panigurado. Kasi nakapag-try na ako bumili din mga sir sa online na ano, na item. Pero ano lang yun, basta item mga sir, hindi ko nasabihin kung ano yun. Umabot pa na siya ng 14 days, tapos ang dami pang binayaran. Akala ko included na yung shipping fee, hindi pa pala. So kailangan ko pa siyang bayaran dun sa post office. Ito, door to door na to, yung DHL. So yun ang kagandahan sa kanila. So balik tayo dito sa unboxing. So yun na nga, 5,600. Kasama na yung shipping doon. Tapos yung binibilang ko, lagay ko lang sa description itong video na to, ito sa vlog na to mga sir. So tara, unbox na natin. Yan, may tag pa oh, DHL. Maganda rin kasi ang ano ng DHL mga sir, kasi ang insurance, yung package mo sa kanila, kasama na insurance doon, yung $23 yata. Ito yung brand niya mga sir. Ayan, quad lock. Ayan, quad lock. So may branch sila sa, may courier din sila sa Asia. So originated siya sa US mga sir, pero mas malapit, since mas malapit kasi ang ano, China sa atin. So nandun ang ano niya, main ano nila sa pagdating sa Asia na portion, parang branch kumbaga. Sila ang sa China, may ano sila sa China, then sa kanila nang galing. Yan, so packaging pa lang mga sir. So ano na, secure naman, ang ganda naman ng ano nila pagkaka-package. Okay, magkalala, dinisinfect ko na to mga sir. So baka may ganun. Wala na. Then ito na siya. Ayan. Quad lock motorcycle handlebar mount. Ayan. Tsaka tip ko rin mga sir, may kumakalat din na fake na ganito na quad lock. So hindi ako sa naninira sa mga ano, mga online seller nito. Hindi lang talaga ako ano,
tiwala sa mga ganong klaseng ano, bentahan nila. So ito, yan, sealed naman. Tapos, ito yung case pang iPhone 11 Pro Max, since iPhone 11 Pro Max yung smartphone ko, mga sir. Ayan, so bumili na rin ako. So plano ko na rin siyang bumili para dun sa Note 10 Plus ko naman. So, pero next sahod na yun. Kailangan natin magtira para sa sarili. Ayan. Quad lock case. Yung isa. Tapos quad lock motorcycle handlebar mo. Version 2. Ayan. So unbox muna natin mga sir. So, bago natin i-install. So dito muna tayo sa mismong mount. So itong ito yung itsura ng original mga sir. Ayan. Ayan yung packaging pa lang, quality na. Tingnan natin kung may laman. Wala naman. Ayan. May libreng tools. Allen wrench na maliit. Tapos ito yung quad lock. Ayan. Ito yung pang ano niya mismo. Ito, ito yung ilalagay mo sa handlebar mo. Yan. Tapos iba-iba ding sizes to mga sir, sila. Magfi-fit pa rin dun sa handlebar mo kahit papaano. Then, ikaw ang bahala kung paano gusto mong style, kung diagonal ba siya o vertical ang gusto mong tsura. So actually, may kasamang ganito yung ano, may kasamang mount sana yung ano niyo, ano, nung nabili ng MT-09. Kay Sir Gian, kaso nga lang, kinuha niya. Akala ko kasama na yung mount na yun. Yan, so ganyan siya. So, baguhin ko na lang siya pagka i-install na natin sa MT-09 natin mga sir. Yan, tapos ito pa, ito yung mga clamp na ano, na iba-ibang sizes na, iba-iba kasing sizes ng handlebar mga sir. Hindi sila iisa. So, ito yung mga ano, specific ano niya, mga mounts o clamp para dun sa handlebar. In case na hindi magkakasya. Yan. So, tatlong sizes siya. 25mm, 28mm, tsaka 22mm. So, tingin ko, kasi naka-pro taper ako na handlebar, siguro mga 28 o kaya 25mm. So, malaman natin yan mga sir. Pag imamounta natin yung itong quad lock na to. Yan. Tapos, meron siyang stickers. Sticker, tsaka manuals. Yan. So, ito mga sir, linawin ko lang ha. Hindi ito sponsored. Hindi ito sponsored ni, ano, ni Quad Lock. So, personal purchase ko lang. Yan. So, yan, wala nang laman. So, sunod naman natin i-unbox mga sir yung case naman. Actually, may ano sila, may isa pa, yung rain cover na pinapatong sa smartphone mismo para siyang screen protector. Antay ano lang siya kung ayaw mo mabasa yung phone mo. So sa akin naman kasi, water resistant naman yung phone ko mga sir. So, hindi ko na siguro kailangan yan. Hindi ako magcha-charge syempre habang nasa biyahe kung umuulan. Then next naman ito iPhone 11 Pro Max na quad lock case. Ang ganda ng packaging oh. Naka-emboss to, itong portion na to. Tapos ang pagkakaprint nito, nakikita nyo, napaka-glossy ng mga logo. Ayan.
Para siyang stadium case pa rin. Oh, maganda rin ah. Na parang anti-shock proof pa rin. Shock proof pa rin siya mga sir. Yan. Para siyang stadium din. Yan, may logo ng may naka-emboss na padlock. Tapos, ito na yung sinasabi kong mount siya. Mas safety kasi ako dito mga sir kaysa yung adhesive tape na quad lock. Meron namang ganun pero ayoko sa alang-alang yung smartphone ko doon. Mahirap na. Yan. Yan siya na madumi. Hindi ako mahiling maglinis eh. So ito na mga sir. Testing natin. Yan. Yan. Fit na fit naman siya. Hindi naman siya ganun ka lousy o maluwag. Yan. Ganda naman siya. Oh. Yan. So recommended ko naman siya sa casing. Maganda. Shockproof rin naman. Tsaka safety naman, oh. Hindi naman siya ano, hindi naman nakapaibabaw yung screen. So ito katangahan ko na to, tong crack na to. Na nabagsakan lang ng ano, ng bariya dito sa gilid na ipitan ng bariya. Ayun. So ngayon, ikabit naman natin dun sa MT09 natin mga sir, tong quad lock na para makita niyo na yung step by step tutorial. Pero sa tutorial naman, madali lang naman to mga sir. Madali lang naman siya ikabit. So, diskarte nyo na lang kung saan part nyo ikakabit. Saan part ng handlebar nyo ikakabit. Yan. So, sa akin, gusto ko dito banda sa may susian. Yan. O kaya, middle o gitna. Gitna banda. Yan. Malapit sa speedometer. Yan yung mga target ko. Na kakabitan ko mga sir ng handlebar na quad lock. Yan. So tara mga sir, so proceed naman tayo dun sa installation. 10 seconds later. So meron dito mga sir na tatlong sizes na goma. So ang gagamitin natin itong 22 mm na goma na pang clamp dun sa handlebar. So pagkakabit lang, buka lang to. Yan. Tapos yung quad lock. So, pa straight yung akin. Hindi pa side. Yun yung gagawin ko. Yan. Tapos lagay mo na yung screw. So, pag ikakabit siya mga sir, dapat i-align nyo lang itong mga to. Itong kanto na to dito. Tapos, pag nailapat siya, dapat mag-i-snap. May marinig kayong snap. Yan. So, ganun lang siya kadaling ikabit mga sir. Tapos yung ano niya, di man ganun kaano. Di man ganun siya kalawsi o kaluwag. Yan. So ngayon, te-testing naman natin siya sa expressway. Kung ano ba magiging resulta ba? Possible ba siya na liparin o hindi? So malaman natin mga sir. So ngayon mga sir, te-testing natin tong quad lock. Kung stable ba siya o malalaglag ba siya? So malalaman natin. So mag-expressway tayo. Titignan natin kung ano. Kung advisable pa rin ba siya sa high speed. So wala pa naman akong rough road na nadadaanan. So hindi ko pa rin na-test pagdating sa vibration o sa lubak-lubak. Pero high speed naman, so wala pa, hindi pa tayo kumukuha ng ano, medyo mabilis kahit mga 100 lang.
kasi napakaano naman niya, stable naman, no? Hindi naman siya nauga. Alam niyo yun, yung feeling na parang maluwag. Pagdasala lang natin na sana hindi lipa rin tong cellphone natin. Dapat pala mumurahin na lang muna yung kinabit ko para in case na lipa rin, eh hindi tayo medyo mangingiyak. Nakikita nyo naman, stable na stable pa rin siya, oh. So iba talaga ang quality ng ano, ng quad lock pag aftermarket, lalo na kung original. So hindi naman ako susugal ng ganung kamahal, mga sir. It takes na nag-research talaga ako regarding dito sa item na to. So hindi pa naman ako binigo. So kahit ang ano nyo, ang top speed nyo, mukhang ano naman, stable naman siya, hindi siya malikot. Kasi 100 na tayo no, natakbo. So yung mga susunod na review ko pa dito sa ano na to, kung may katanungan din kayo mga sir, so feel free naman na mag-comment lang kayo sa vlog na to. So pa ngayon wala pa rin naman nangyayari. Stable pa rin siya. No? Kung makikita nyo mga sir, oh. So puputulin ko muna tong vlog ko na to. So hanggang dito na lang siguro ano. So ulitin ko, yung may mga katanungan regarding dito sa quad lock na to, so feel free lang mga sir na mag-comment. Pipilitin kong masagot yung mga katanungan nyo. Kita-kit sa next vlog mga sir. So alams na. Ride safe.